everyone, it's me again, Oscar. This particular vlog, it's all about making your money worth it when it comes to cleaning up sakyan. So, ano bang mas maganda, mas malaking sakyan? Or, maliit? Ano bang mas maganda, second-hand na kotse? Or, brand new? So, the decision is yours. Oh shit, ang dilim. I said D-A-W-I-N. Okay, yun, syempre, nandito ako sa loob para medyo malamig. So, tulad din sinabi ko, yun lang pinupunto ko pagdating sa pagsasakyan. Kung may pera kayo, let's say, ito ang bili ko dito, inuulugan ko pa rin siya until now, pero ang presyo niyan ay ranging 630,000, tapos yung van, nakuha ko siya ng 450. Pagdating sa effectivity, parehas naman sila when it comes to running condition, pero ang ine-emphasize ko, ang dami mong mailalagay sa van, kasi ang van po pwedeng mag-carry ng 18 pasahero. So actually, ginagamit ko siyang pangnegosyo. Kumukuha siya ng pera dati na 1,000 every day, pero hindi ngayon dahil may pandemic. Pero once in a while, I know na babalik din ang time na magkakaroon ulit siya ng arkila. So doon ako kumukuha ng pera. So yeah, like I said, ang van I consider as an asset. However, hindi ko naman nire-regret ang decision ko sa pagbili ng kotse kasi ito yung pang personal ko. Pero kung nag-iisip kayo kung anong mas maganda na piliing sasakyan, I would go for a bigger one. Van, SUV. Tulad sinabi ko, diesel, panalo ang diesel, napakatipid. Last time, alam niyo naman dati, way back then, 2015-24, tumaas lang ngayon, pero ang diesel, ang lakas ng makina. Hindi po totoo na malakas ang maintenance ang diesel, basta marunong ka lang, may alam ka sa makina. Ang sasakyan, parang yan ay tao rin. Meron siyang tubig, kailangan lang siya ng tubig at langis para makasurvive. May nagpapuwisan ako ngayon. So, hopefully, makakatulong to sa pagpili niya ng sakyan. Okay? So, hindi po ito car vlog. Like I said before, ito po ay how to make your money worth it. Okay, this is the make your money worth it. So, ano nga po mas maganda? Kotse? Or bigger vehicles like a van. Okay? Enjoy muna kayo sa music. So, tinanggal ko yung gulong kasi malambot. So, ito yung kotse. So, yan. 5-seaters lang, syempre. Ano? So, ito yung makina ng Vios 2016. So, nakuha ko siya ng bago last 2016, of course. So, isang taon na lang mabayaran ko na siya. So, ang tanong, ano mas maganda? Kotse or a van? So, ito, obviously, bago ko siya nakuha. So, wala namang problema, of course. BBTI, bring it home. Labas na dyan eh, ba't ayaw mo lumabas? So, okay naman ang takbo niya, maganda, mabilis. Mapalo siya ng 120 to 140 to 160. So, satisfied naman ako. Ang nakita ko lang na medyo problema, yung uphill. Pag paakyat siya,
sa bundok, dala mo yung Baler, medyo underpower siya kasi 1.3 lang siya. So, syempre, meron naman tayong gagawing modifications kung gusto nyo. Pwede kayo maglagay ng cold air intake o kaya exhaust. So, pagdating sa exhaust, kailangan maging matalino kayo kasi pagdating sa exhaust, kailangan yung pipe eksakto lang. Okay? Eksakto lang. So, so, yun lang. Ginawa ko, pinalitan ko lang siya ng mugs. So, yan ay 24,000. Kasama na yung kanyang, ito medyo putput na. Pusa. So, dito naman tayo sa van, ha? So, sarado pala dito. Posting. So, ito na yung van. So, gaya na sinabi ko, nakuha siya sa second hand lang. Pero okay naman siya, maraming sasakay. Very good. So, yan ang van. So, like I said, ito ay pwedeng 18-seaters. Maganda pang long drive, Bicol, Ilocos, you name it. Tapos, pwede rin yung sakyan ng kung ano-ano, pagbibili kayo ng tiles or whatsoever. So, maganda talaga siyang pang pamilya. So, tulad ng sinabi ko, pagdating sa sasakyan, para sa akin, mas okay ang van kasi mas malaki, mas marami kayo masasakay. Actually, pagdating sa seating capacity, ang van ay equal nito ay tatlong kotse. Tama po, tatlong kotse ang equal nito pagdating sa seating capacity kasi 18-seaters po ito. So, medyo squeezed o pagka naman medyo maluwag, pwedeng 15 po. So, yun, hopefully makatulong to. So, ipapakita ko sa inyo yung engine ng Nissan Urban in a bit. Yeah, syempre, medyo tanggal na yon. Pero maganda. I love the music. Alright, nandito na po tayo sa makina ng Nissan Urban. So, ayan po. Okay pa yan, kaya change oil lang niya. Whoop. So, ang kailangan nyo lang ditong tignan ay ang kanyang temperature kasi madali siyang mag-overheat. So dapat meron siyang blower niya. Meron siyang dalawang blower, isa dito sa ibabaw at yung pinakailalim. So hindi ko ma-reach 'yon. So pagka mainit na yung temperature, kailangan naka-manual siya para maunahan niyo siya. So yun lang naman ang ang problema dito, pero malakas siyang humatak, balik siya dalhin kahit saan. Okay, yung aircon, perfect, malakas. Siyempre, pagka bibili kayo ng second hand, kailangan nyo lang ng mekaniko para nakakaintindi. So, like I said, ang hindi po sakit ng ulang second hand na kotse, kailangan magaling lang kayo mag-alaga. Like, parang tao yan, kailangan ng pagkain saka tubig. So, ganun din ang kotse. Kailangan naman nito tubig or coolant at langis. So, yun po. So, once again, hindi po to car vlog. Ito is all about making your money worth it when it comes to choosing the right vehicle for you. I hope you enjoyed this one. If you haven't subscribed to my channel, well, please do kung gusto nyo. Bye-bye!